Ang punong makailang beses na binanggit sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Lebanon. Ang punong ito ay merong espiritual na kahalagahan sa iba't ibang kultura at relihiyon. Ito, simulan natin. Ang Cedar ng Lebanon ay isang sinaunang puno na may kaakit-akit na kwentong kasaysayan. Ngunit ano nga ba ang banal na kasaysayan sa pambihirang punong ito at ano ang espiritual na kahalagahan nito sa iba't ibang kultura at relihiyon? Ano ang Cedar ng Lebanon? Iginagalang ng mga sibilisasyon sa loob ng libu-libong taon, ang Cedar of Lebanon ay isang pambihirang kahoy na may natural na kinang at kakaiba pang matagalang amoy. Noong panahon ng Biblia, ang tunay na sedro na ito ay lumago ng husto sa palibot ng kabundukan ng Lebanon na nagbigay ng pangalan sa sedro. Pagkatapos ng mga siglo ng deforestation, kakaunti na lang ang natitira ngayon, lalo na ang Cedars of God, isang UNESCO World Heritage Site na ngayon ay nasa ilalim ng banta ng climate change. Sa loob ng libu-libong taon, ang taas ng 70-100 talampakan ng cedar at 16-25 talampakang kabilugan ay nagbigay inspirasyon sa mga pagkakaisa. Ang kahoy ay malawakang ginagamit para sa paggawa ng mga barko ng iba't ibang sinaunang sibilisasyon. Sa ngayon, ang pambansang sagisag ng Lebanon ay pantay na iginagalang ng mga manggagawa sa kahoy na nakikita ang medium hanggang coarse texture nito. At ang nakikitang puno sa plug mismo ng Lebanon ay ang puno ng sedar. Sa lumang tipan, ang sedar ay binanggit ng maraming beses na nadaragdag sa kwento at kasaysayan sa sinaunang punong ito, nakalagay sa unang hari 433, ganito ang sabi. At siya'y nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy mula sa sedro na nasa Libano hanggang sa isupo na sumisibol sa pader. Siya'y nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa nagsisiusan at sa mga isda. At ganito pa ang sabi sa aklat ni Isaiah 35:2. Mamumulaklak ng sagana at magagalak ng kagalakan at awitan. Ang kaluwalhatian ng Libano ay mapaparoon. Ang karilagan ng Carmel at ng Saron, kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. At ayon din sa aklat ni Ezekiel 31:3, narito ang taga-Assyria ay isang sedro sa Libano na may magandang mga sanga at may mayabong na lilim at may mataas na kataasan at ang kanyang dulo ay nasa gitna ng mga mayabong na sanga. Ang kapangyarihan ng Assyria ay inilalim tulad sa isang sedro sa Lebanon na may magagandang sanga at may lilim na parang gubat, mataas ang tangkad at ang tuktok niyaon ay nasa gitna ng makakapal na mga sanga. Ginamit din ng mga sinaunang Egyptian ang sikat na punong ito. Gumamit ang mga Egyptian ng mummification upang lagyan ang katawan ng mga organ nito maliban sa puso at mapanatili ang kanilang physical na anyo. Ginamit ang cedar resin at soda sa proseso ng pag-imbalsamo dahil sa malakas nitong aktibidad na bakterya sidal at punjay sidal na may mga enzyme sa kahoy na kayang mabuhay sa loob ng libu-libong taon. Isa lang ang ibig sabihin nito, kapag talaga binanggit at nakasulat sa banal na kasulatan, ay mayroon talaga matagpuan sa mundong ito. Marami pang iba na atin tinalakay na nakaraan na nangyari sa mundong ito at mga nakita ng mga puno man o mga iba't ibang bagay, mga lugar o tao man o nahukay na artifact na siyang binanggit ng Biblia. Sa makatuwid, tunay talaga ang Biblia natin sinasampalatayanan sapagkat lahat ng libro na ating binasa, bukod tangi lang ang banal na kasulatan na mayroong patotoo na bukod sa ebidensya, eh mayroon talaga magpapatunay ng mga nakikita na sa ating panahon ngayon na nagaganap. No? Oh, proud Muntinlupa, proud Pilipinas, paalam!